Hello po sa inyo lahat. Hello, JB. Good afternoon. Yes, welcome ayan, back dito nga sa Kuya Nick. Ito ang bubungad sa atin ngayong araw since natapos na nga yung ating ESL 1 Los Angeles 2020. Yep, yep. At ito ang ating yan, the Summit Pro Series, syempre. At ito, maglalaban ngayon Android tsaka T1 na hindi pa nakapagtapat. Pero, ang ayon sa aking research, yung BTS, ay yung BTS tuloy, yung T1, sorry, natalo nila yung boom na tumalo sa Adroit. Yup, yup, yup. So, si Adroit, dalawang beses natalo dun sa boom. Yup. Sa loob ng isang araw, yep. Sa dalawang magkaibang tournament. Medyo mabigat yan eh, di ba? Kasi gusto mo sana bumawi sana dun sa, ano yun, di ba? BTS muna, 2-0 sila. Mm-hmm. Na 2-0 sila ng boom. Tapos, na 2-1 naman sila dun sa ESL SEA Championship. So, medyo mabigat din for Adroit kasi technically, yun din yung kauna-unahan nilang talo na series sa buong group stage. Tuloy-tuloy pa rin group stage natin mga sir, hindi po to replay. Pero pag replay to, ganun din sasabihin ko, diba? Pero hindi po to replay sa ngayon. Shoutout sa inyo lahat kay Raymar, kay Edmona, at sa lahat na nanonood. Pero hanggang bukas pa po yung group stage natin and magkakaalaman pa kung ano-ano ang mangyayari. Mm-hmm. Pero ngayon, si Adroit naman, I think okay naman siya so far. Kasi nakapag-gather naman siya ng enough win, I think. 6-3 standing nila as of the moment. Pero Fnatic is sitting at the top right now. So, maganda yung kanilang naging run. Yep. Itong T1 naman, 6-6 ang kanilang score. So, they have to win this one para kahit papano, at least makaangat sila dun sa ating ladder. Dahil diba? Pa nilang nag-aagawan eh, pati Geek Fam, pati Reality Rift. Which is, maglalaban din mamaya actually yung Geek Fam and Reality Rift. Pero marami pa silang, marami pang teams yung nag-aagawan sa spot para sa upper bracket or do sa lower bracket kasi delikado. Lalo na yung Team CR. Team CR, I believe, medyo malabo na silang... medyo malabo na silang makapasa. 1-12, di ba? Parang... yung isa nilang panalo, ang alam ko... hindi ako sure. CR? Alam ko sa Adroit yata. Hindi ako sure. Sa Adroit ba? Wait, wait. Check ko lang mga sir ba? Para sure tayo sa ating info. Pero check mo na yung mga heroes. Mars and Bane. Para sa Adroit, samantalang sa T1 naman, Ember Spirit and Rubick, very stable, parehong lineup. Mas mahapde para sa akin yung opener ng Adroit dahil very stable laner, yung Mars at saka yung Bane. Bane last talaga makaras sa laning phase. Rubick ganun din naman, pero tingin ko mas capable kasi si Bane na mampunish ng isang Ember Spirit pagdating ng late game. Pero ano yun eh, di ba? Parang si Bane kaya niya ipunish si Ember Spirit. Kasi kaya niyang kontrolin kagad, instant disable. Samantalang si Rubick naman, pabor naman sa kanya yung mga gagawin ni Bane. Kasi pwede mong kopyahin agad yung fence grip. Usually, ganun talaga yung counter. Kapag ka may Bane sa kabila, since TI3 pa yata yun, naalala ko, ganun yung ginagawa kasi nila. Kasi libre nga yun eh, free skill yun eh. Parang black hole, free skill diba? Yun para sa Rubick. Pero Magnus, uy. Magnus. Binigyan pa nila lang isa pang kukopyahin. Tapos sa T1, pwede silang kumuha dito ng strong offlaner tapos isasama nila sa Rubick which is Centaur kaya binanto ng Adroit Isa to sa mga naba ng Adroit kasi sobrang lakas niya sa lane. He can actually win the lane nang walang pinoproblema. Kahit sabihin natin hindi siya nakapag-farm pero to think na hindi ka napapatay ng carry sa baba, hindi ka napapunish. Ang laking bagay na lang pero also mahirap din yun against Mars, di ba? Kapag kakalabaw may Mars yung Adroit. Yung nga, may Mars sila. Pero kapag ka may Centaur sa kabilang side, ang hirap patamain ang Arena of Blood. Pero with T1's lineup, mas mahirap din. Kasi parehong hero na kayang lumabas kagad ng Arena of Blood. Very agile yung mga heroes nila dito. And kumbaga flex pick pa rin siya, diba? Void Spirit and Ember Spirit, pwede mo siya ilagay sa mid or sa carry role. Actually, ginagawa rin niyang support parehong hero from time to time. Pati offlane si Void Spirit. So, ang hirap pang alamin kung ano yung magiging playstyle na gagawin ng T1 or kung ano yung leaning. Whereas for Adroit, actually ganun din naman, di ba? Kasi Mars, very stable, very versatile na rin siya. Nilalagay na rin siya sa carry or sa mid lane compared sa dati na puro off lane lang. Pati si Magnus. Pero we will see. Tingin ko kasi Magnus 4 na to eh. Okay. So yun, as I was saying, kung titignan natin yung pattern, T1 will win over Adroit since natalo ng T1 yung boom. Tapos yung boom naman, tinalo yung Adroit. Kung ganun lang yung titignan natin, T1, wala na, panalo na sila agad dito. Kasi na-2-0 nila yung boom eh. Kung di ko nagkakamali, na-2-0 nila yung boom. Mm-hmm. Diba? And parehas pang mabilis na matches yun. So,
kumbaga, edge na sa kanila. Pero, Adroit, depende pa rin sa kanila magiging playstyle against T1 kung mapapunish nila yung T1 at alam mo yun, mapigilan yung laning. Pero, Naga Siren for the late game assurance of T1. Tsaka ano din, counter initiation. Kasi, very dependent sa Bane and Magnus initiation yung Adroit. So, may pigil lagi yung T1 if ever man. Pero, iba to ha, sa mga for last matches ng Adroit. Madalas sila kumuha ng mga Death Prophet, ng mga Void Spirit. Pero ngayon, nagbalik sila sa Phantom Assassin ni Natsumi. Kasi, yun nga, diba, hindi nag-work out against Boom Esports yung pinagagawa nila last time. Pero, ayun, very stable yung combination na to, Magnus and Phantom Assassin. Very scary din para sa isang Ember and Void. Kasi, si PA, isa rin naman siya sa heroes na nagbibuild talaga ng Abyssal Blade. And once na magka-Abyssal Blade yung hero, or kahit niya hindi pa, may hirapan kasi yung burst damage na ipoprovide ng PA, baka hindi nila madodge. Yun yung nakakatakot din as a PA. Pero, Naga Siren. So, for sure, hindi magiging carry yung isa dito sa Void Spirit and Ember. Pwedeng offlane Void Spirit, pwede ring 4 Void Spirit. Sino ba? Si Poloson or si 4F? Si 4F, ano? Kung post 4 lang din naman, kanino mas better? Ember or Void Spirit? Mas gusto Void. Mas ano lang siya, mas stable lang siya para sa akin na position 4. Ember kasi, pwede naman, Ember Spirit, kaya pa din naman. Kasi halos pareho sila ng skill set, di ba? Sabi ko nga. Pero in terms of harassment sa lane, tingin ko mas okay yung Void Spirit. Yun lang naman. Okay. Shout out to mga viewers natin. YOLO tayo. Sabi natin ang insight ni Mawa, pwede nyo gamitin sa pubs. Pag boss for Void Spirit kaya sabihin nyo, sinabi ni Mawa. Mas okay para sa akin kasi mas, hindi naman sa mas reliant yung disable ni Void Spirit. Pero kasi si Ember, kailangan mo pang lumapit or gamitin mo yung Sleight of Fist bago kapag makapag-searing chain, di ba? Tapos si Void Spirit, iba to mo lang. Mas mahirap lang siyang patamain minsan. Pero with Naga Siren net naman or yung Rubik Lift, tingin ko possible naman yun. Ganun naman usually, di ba? Tapos post 5 nila tong Rubik, no? Kumbaga, ano lang talaga siya. Taga-lift lang siya dito pwede ngayon. Pwede rin offline yung Void. Kaya nga magulo pa eh, di ba? Magulo pa yung playstyle. Pwede mo rin gawing support yung Naga kung gusto nila. Kung medyo na-counter siya ng PA. Although, tingin ko kaya ng PA. Kaya ng PA yung Naga. So, kung sakaling medyo threatened yung T1. Pero Miracle kasi yan eh. Miracle Naga Siren eh. So, parang yun Miracle na yun eh. With an E. Miracle with an E. Parang, pag sinabi mong Miracle, alam mo na kagad na, ay parang isa sa mga favorite heroes niya. Parang yung mga usual na nanonood na ng Dota, di ba? Pag sinabi mong Miracle, Naga Siren, ay, GG na yata to, sure win na yata to, para sa, kay Miracle. Kasi yun talaga yung pambuhat niya, di ba? Yung Miracle, Naga Siren, or Morphling. So, with a Miracle, yung AM din ni Miracle. Diba? Actually, diba? Mahilig siya sa mga, ano, sa... Heavy farmer. No. Heavy farmer na, but that's gonna be Disruptor. So, offlane Void na tayo. Offlane Void na nga. Yeah. Okay. Pero, Adroit, ito ah, si Boomy, gumagamit talaga siya ng Magnus na post 4. Ah. Pero, si Book is using that as well. Sa post 3. Nagamit din si and Mac ng Adroit. Mm-hmm. Ng ano. Magnus. So, yun naman. Ayun din. Oo, si Mac nga pala. Pero, hindi natin alam. Tingin ko mas okay na 4 na. Tingin ko mas okay na 4. Para kumuha sila ng mas maagang mag-online na mid laner. So, heroes like OD. Tingin ko mas okay. TA? Pwede? TA. Kahit sabihin mong heavy counter yeah, sa Ember Spirit ng isang TA. Kasi, TA could still bounce back eh. Tsaka diba? Kasi isa siya sa mga heroes na maaga yung BKB timing. So, mahihirapan gawin ng T1 yung Song into Disruptor ult. Mas madali para kay TA na lumaban doon. Also, strong against Ember Spirit, di ba? Pagalingan mag-computer yun, Ember versus TA. Pero, Necrophos. Okay. Necrophos. Kanina ko pa ito nakita. Sila din yan. Sila din. Binibigay nila either kay Bok or kay Mac. Ganun usually. Sila dalawa lagi. Pero yun, unexpected. Kay Carl. Kay Carl sa Geek Fam. Hindi ko ba nakita sa kanya yun? Ayan, sa Geek Fam, last time. Geek Fam against... Teka, ano nga ba laban yun? Nakalimutan ko basta kinas din namin na din yun. Si... Kaya nga, ano sabi ko nga, kaya yata kay pangalan dahil sa carrot. Necrophos. Kaya yun, naalala ko din. So... Ayan, ito ang ating game number 1. But guys, this is the best of 3 series. Kumbaga, okay pa din kasi at least kailangan maka-accumulate ng points ng dalawang teams. Yep. So, every win is a must. Offlane Mars po to mga sir. Pero looking at the draft,
Actually, mas gusto ko sa T1. Hindi naman sa inaaway ko yung Adroid. Mas gusto ko lang na hindi sila ganun ka-dependent sa ultimates. And mas maagay timing. Kasi ang hirap eh. Parang Ember and Void. Makikita mo sila na yung naglilitawan sa kung saan-saan. Diba? Ang agile ng hero. Ang hirap nila hulihin. Although may Bane. Yes, may Bane. May panghuli sila. Pero isa sa isa lang. Diba? And yung counter-initiation na kaya provide ng T1 against Bane and Magnus. Think ko mas madaling i-execute yung lineup nila. Pero once na ma-execute ni Adroid, nung Adroid yung lineup nila, doon naman sila nakakatakot. Pero, yun. Mas gusto ko lang yung draft ng T1 kasi, yun nga, di ba? Hindi mo naman kailangang pahirapan yung sarili mo. Minsan, kailangan lang ng basic combo. Then, malakas na performance. We'll see kung ano yung mangyayari. Pero sa ngayon, ang cool lang kasi gusto ko kasi talaga lagi nakikita yung mga spirits. Kasi ang lilikot nila sa mapa. So, parang doon nakikita yung... Saka mataas yung, mataas yung kill potential ng, Timing din, mabilis yung timing nila. Ayun. Okay. Yes, yun. Pero, before anything else, pakilala muna nga natin to. Mao for the side of Adroid, Boomy sa kanyang Magnus, Macolette, Necrophos, Box sa kanyang Mars, CML on the Bane, and Natsumi para sa kanyang Phantom Assassin. Ayun, sa side naman ng T1, si 4F sa kanyang Void Spirit, Jokam sa Rubik, Merakel sa kanyang Signature Naga Siren, In Your Dream sa Ember Spirit, and Poloson sa Disruptor. Ayun. Okay. Pero ikaw, Mao, di ba since nasabi mo, mas gusto mo yung draft ng T1, tingin mo ba yung first 10 kills makukuha nila? Ano? Sabi mo, mas gusto mo yung draft ng T1. Kasi mas madaling, kills. Mas basic i-pull off. Tingin ko, T1 first 10 kills. Kasi ang difference ng lineup ng Adroid ng T1, yung Magnus talaga eh. Kasi sobrang tagal niya pa. Kailangan niya antayin yung dagger niya saka sila magiging effective. May times na sobrang lakas ni Boomy mag-Magnus, ginagamit niya yung skewer niya. Hindi ko alam kung paano yung nagagawa yun. Pero nakakapangkaras siya gamit yung skewer. Baka nga skewer level 1. Actually, skewer level 1 yung si Boomy ngayon. Nakakapangkaras siya yun. Ang cool lang na parang hindi intended yung hero na makalapit basta-basta. Pero nagagawa niya ng paraan. So, alam mo na parang familiar siya sa limitation ng hero. Pero tingin ko kasi mas capable yung lineup ng T1, yung Void Spirit and Ember Spirit para kumap ng kill. Yun lang naman. Shoutout kay Carlo Lotiba. Shoutout sa best. Good. Good afternoon. Salamat sa pag-share. Nakikita niyo na may mga sarili niyo pag nag-share din kayo dyan sa may taas. So, maraming salamat. Maglagay din kayo ng caption. Makikita rin namin dyan. So, kay Afe, at saka sa lahat na nag-like and follow. Maraming salamat. At saka mga boss, eto ha. We can expect na medyo tatagal tong laban natin up to 30 minutes kung sakali mang magiging maganda yung kanilang face aligning, sobrang even. Kasi kailangan pa nilang patabay ng isang PH saka itong Naga Siren on the end of T1. Siguro kung magsusnowball yung T1, kaya nilang tapusin ng early. Pero kung makapag-farm si Natsumi, at least Deso ng less than 15-minute mark, tingin ko may gulong. Pero tingin ko talaga lalamang ng kaunti yung T1 early. Dahil lang din sa heroes nila. So we'll see. Kasi mahirap pa rin naman yung Necrophos versus Ember sa mid lane. Strong laner talaga si Necrophos against melee heroes eh, di ba? Kasi lagi mong tatamaan ng death pulse yung kalaban. And yung regen na kayang i-provide nung skills niya. So mas madali naman yun para kay Necrophos. Pero yun nga. In Your Dream, very stable laner din naman siya. Yep. Kumaga mababa. Hindi ko, mababa yung skill, yung kill potential dito sa mid. Kapag ka early game. Mababa yung kill potential pag sa early game. Ito kasi masusustain lang dito ni Necro kahit anong bato nitong si Ember, 'di ba? Same with Ember Spirit, may consumables naman. So, pag hindi pa umabot ng level 6, parang wala pa na masyadong ganap, saka wala pang rerotate dito. Ayan. Yeah, yun yung kumbaga pinakaunang timing ng Adroid, yung Necrophos ult talaga, 'di ba? So, pwede na lang pag-rotate ng isang support once na mag-level 6 si Necrophos. Pero tingin ko unang magkakaroon ng kill is sa bottom din. Either yung Adroid makapatay or T1. Tingin ko, ayun ko, mas gusto ko lang yung laning ng Adroid. Dahil din dun sa... Pareho kasi yun, di ba? Disruptor, malakas siya mangharas. Although malakas din mangharas si Bane, pero pareho naman silang capable. Sa bottom lang talaga yung medyo makapde. Kasi range na support yung Rubik, di ba? Malakas siya sa lane, Fade Bolt, again sa PA. May ano yun eh, may interaction yun dati na kapag ka ang kalaban mo PA, then Rubik ka, bumili ka na agad ng Magic Stick or Magic Wand. Tingnan natin si Rubik. Wala pa siyang Magic Wand. Pero ginagawa nila yun. Tapos if fade bolt, then if fade bolt. So mapipilit na mag-dagger si PA hanggang sa nadagdagan din, masustain mo yung sarili mo gamit yung panghaharas. So may mga interaction lang. Tingnan natin si Void Spirit. Wala pa din. Ayun o.
Grabe naman mga Seb. And guys, thank you nga pala ulit sa mga nag-share ng ating stream. At welcome sa mga bagong pasok pala ng test. The game number one between Adroit and T1 sa ating BTS Pro Series. Unang series pa lang natin to ngayong tanghali. And alam ko meron pa tayo mamaya. Kaya share nyo na agad sa inyong mga public, sa inyong mga public timelines para magkaroon kayo ng share badge dyan. Mga sir, kung medyo confused din kayo kung replay ba to o hindi, check nyo lang yung ating caption. Usually kapag ka nag-replay kami, baliktanaw yung pangalan. So, kapag tinignan nyo yung caption nung mismong live and nakita nyo na may baliktanaw doon, yun yung parang indication namin na replay siya. So, ngayon hindi naman siya replay. So, shoutout sa inyo lang. Kasi ang problema, pag sinabi kong hindi po to replay, tapos replay na siya. Replay na siya. E di, medyo, ano siya, false fake news na siya, di ba? So, yun lang naman. Pero yun, in terms of last hits, lumalamang si 4M sa bottom. As expected naman. Talaga malalamang niyan. And ito nga si Rubik. Kasi, syempre, fadeboard talaga puhunan yan eh. And, si Bumi naman, he can provide some harass dito nga kay 4M. Just to give space for Natsumi. Pero alam mo yun, matatagalan si PA's pa niyang pag-online. Kahit ano sabihin natin. Yep. Kasi punished siya sa bot eh. Think okay lang naman kasi with Magnus, ma-assure naman nila na mapag-perform nila sa jungle. Mag-stack sila konti later on. Tapos pwede siya kumuha ng ancient stacks nang hindi ganun kahirap. Yun yung daya ng PA, di ba? Wala natin pero no pub. Ay, teka. Eto na daw. Hindi siya makapag-farm. So, kill na lang ang kanyang kuhuna na Natsumi taking the first blood as a finish off Jokam. At ang ganda ng pagkaka-zone out ni Bumi dito kay 4M. Yeah, ganda rin ng skewer. So, yun. As expected din, sa baba ng kakakil. Medyo pumangit lang yung positioning ni Rubik. Maganda sana kung nakapatay din sila ng PA. Pero, good trade coming from Adroit. Sino nakapatay na? Natsumi pa, di ba? First blood. So, maganda yung nagiging performance nila ngayon sa lane stage. Kahit na hinahirapan siya mag-farm against the Toy Void Spirit, still, nakakuha siya ng first blood. So, bawi naman. So, yun nga eh. Kumbaga, sabi niya, edi hindi ako makapag-farm. Let's just capitalize the kill. And Poloson, ako po. Mukha nga, ayun na, nasibat pa nga doon sa may puno nitong si Bok. Ang isang disruptor dyan. Good kill. And, hindi, kay CML pala napunta. Ayun na, Reaper Sight. Good kill. Ayun, diba, yun nga, sabi natin, pagka 6 ni Necrofos, doon talaga siya ahalap ng kill. And delikado to sa side ng T1. Kasi, gusto mo sanang kayo yung mauna, diba? Kayo yung una makakuha ng kills, pero Adroit, yun nakakahanap ng paraan para lumamang sa early game. So, mas mahihirapang kumuha ng pick-off yung T1 and mukhang magkakamali pa ako sa prediction. No. Matama dahil nga itong Adroit. Ang ganda ng laning nila. And ito yung ano, ito yung alam ko sa ngayon, sa meta natin ngayon. Win lanes, win games. Usually. Diba? Usually, ganun yung nangyayari. And kahit naman kasi mapanalo mo yung lane mo, tapos mapalag sa mid game yung kabila. Kung stable naman ang pag-format, stable pagbibigay nyo ng space dun sa course, walang problema. Andyan at andyan pa rin yung comeback. So, depende pa rin talaga. Diba? Usually, antay lang naman yung timings. Diba? As expected, nagamit kaagad ng Reaper Shade. Sobrang ganda lang kasi kaka-6 pa lang niya. Nabi daw niya. Oh, pero Miracle? Wala. No, wait. Hindi naman nila mapapatay. Miracle, okay pa siya dyan. Wala siyang kill, pero at least di siya na-kill. Diba? Maganda. Okay, chill pa lang naman din. Pero, ano ba? Ewan ko, nahihirapan kasi si Ember eh. Pero at least, tingin ko kailangan nang mag-rotate din nung Rubik para dito kay Mac. Kasi kapag hinayaan to, mas magiging madali para sa Adroit na lumaban. Kasi very stable yung tagito Necrofos sa lane. Diba? So, pwede rin siyang humanap ng teamfights later on. Yung kasi yung problema kapag may Reaper Sight yung kalaban eh. Diba? Parang, times 2 lagi yung ano mo, yung respond time mo. So ang hirap lumaban kapag lagi ka namamatay na gano'n. Lalo sa early game, kanina diba, ang tagal ng respond time ni Ember Spirit. So nakapag-farm ng mas okay si Necrofos dahil doon. Yep. Pero kasi, eto nga, si Bumi, hindi pa natin nakikita yung full potential niya with lateral calls. And same with T1. Kasi hindi pa natin nakikita yung rotation ng isang support doon kay Ember para i-punish nga ang isang Necro. So, Ember Spirit, I guess, siya na lang daw ang iikot having that invisibility rune with him. Mukhang gusto nilang pagbigyan ang isang Bumi dito sa baba. Ayun na. Yun nga, diba? Kailangan nilang humabot ng kill. Very obvious lang. Unang-una may ward din sa mid lane. So, tingin ko alam dito ng Adroit yun.
And Kaya na, mayayari pa rin yung last natin. Nako. Oh, wait, there it is, naitali, plus, eto na, yung kambal, gustong pagtripan si Natsumi. Natsumi won't be able to blink out, he'll be taken by Inner Dream. Ang ganda ng dalaw niya dyan. Sige, hindi ko mapatay yung si mid laner, but still, I'm gonna kill you, pero Polison, nakuha naman sa mid lane. Okay pa rin para sa Adroit, kasi sabihin natin napatay yung carry nila, pero at least nagkaroon naman ng kill yung isang core. Yeah, hindi naman sama. Diba? Okay lang na na-delay nila si Phantom Assassin sa pagko-farm. Looking at his net worth, hindi ganang kataasan. Pero, yun, di ba? Kill sa kill, nakakuha rin si Necrofos sa gitna. And as much as possible, kasi gusto mo sanang kayo lang nakakuha ng kill, di ba, yung team 1. Pero, tagal kasi ulo mo. Hanggang ngayon, patay pa rin si Disruptor na dapat buhay na siya kanina pa. So, unti-unti, kahit pa paano, napapataas ni Necrofos yung advantage na meron siya. Sooner or later, baka hindi pa siya mapatay basta-basta. Kasi hindi enough yung damage output ng T1 early. Mag-rely din sila dun sa dalawang Void Spirit. Ay, dalawang Spirit. Dalawang Spirit. And hanggang mag-farm lang yan all throughout. Hanggang makuha niya yung key items. Pero kailangan pa rin siya. Natsumi. Dito ngayon, but Natsumi might fall down once again. Naku po. Medyo hindi maganda kung sakaling mapatay siya. Good sleep by CML to control itong si Jokam. Pero full protect para dito kay PA. He got lured doon sa punuan. Paapalag pa rin naman daw yung Adroit dyan. At Bumi, kung siya nalang magiging sakripisyo. Pero T1, napapatagal yung kanilang pag-kill dito sa mga heroes ng Adroit. At pwedeng si Jokam pa yung mapatay. Ang gandang sibat naman talaga nitong sibok. Good rotation right there. But Korem will be here taking CML in exchange. Kaso nga lang, hindi nila nakuha yung primary target nila, which is itong si PA na pwede pang pumalag kung sakali man, pero masyado nang maga. Kasi Korem, okay na, parang namatay na rin si PA kasi ang tagal niyang hindi nag-farm mo, di ba? So, yung movement na ginagamit T1, dalawa lang sila doon, isang support tsaka isang offlane. Tapos naparotate. Nape-pressure nila yon. And wala pa nga, di ba? Wala si Mars doon sa top lane na sinusulit naman kaagad ng T1 doon. Nanginaga, di ba? Kailangan pumawin ni Natsumi din agad. Kasi baba ng network nyo ngayon, no? Pero ang kagandahan noon, mababa din yung network ng Ember para sa side ng T1 kasi napunish talaga siya ni Mac. Ganda nung laning ni Mac. And going for a hood kaagad din siya. Yan. Pero kasi si PA naman, ano kasi yun eh. Kumbaga pag napatay, parang ang hirap ng bumawi. Delikado. Medyo matagal. Ka. Diba? Medyo matagal sa bumawi. So, kailangan nila talagang maging ano dito. Yeah, swerte na hindi siya napatay sa baba. Kasi kung nagkataon, wala kasi siya TP on cooldown. So, mayayari sana siya na. Pero, yes. Patay si Bumi sa baba. Oh, wait. Okay. Nakukuha na naman ng kill si Forev. Pero wait, In Your Dream with the DD plus itong si Jokam nandiyan din naman kasi isa lang naman sila sa outpost and Mac. 3 enough damage nila. Naramdaman nila eh. Hindi enough yung damage nila para patayin si Mac. So, pero I guess he'll just push the tower dito ngayon. Yep. Good push dito sa my mid lane. Opening up the jungle area of T1. Pwede talaga nilang mapigilan yung isang Naga Siren. Masakal nila yung farming, di ba? Yeah. Smoke rotation kung sakasakali para dun sa ano sa Naga Siren. Smoke ganks, no? Pwede natin nasaan sa Adroit later given na madami naman silang disables. Pero PA talagang sinusulit pa nila ngayon dito eh. Kumbaga binibigyan pa nila ng space to get his early core items. And, ano bang unahin ni PA? Sorry. Wala pa na eh. Going for threads pa lang siya. Pero ayun, actually threads na. Pero once na, tingin ko diretso Desolator would be good. Para ma-punish mo naman kagad yung overextension lagi ng mga T1 heroes. Lalo yung spirits yung dalawa. Kasi laging silang ganun eh, di ba? Papasok sila sa team fight na medyo malali. Pero pag na-control kagad sila ng CML or ni Book, pwede kagad sila pumatay. So, damage lang yung kailangan ng Adroit para makapag-start ng Reaper. Kasi dami nilang control, di ba? RP, ay, nakapos si Book, patay na naman. Ay, nakapag-revol pa. Kaso nga lang, it might be wasted dahil itong si Ember will secure that kill. At mainam pa kasi sa mid pa nga napunta yung kill na yun. Then makakuha pa sila ng tower kasi. Pero mid lane. Wait, there is the static storm. Napakasulit naman talaga dahil si Natsumi pa ang nakuha. And Polison will be taking that kill. While the top lane nabasag naman nila. Kumbaga, reactive moves lang din sa magkabilaan team. Napansin ng Adroit na nagkukupulan yung mga heroes ng T1 sa mid and tsaka sa bottom. Pinush nila yung taas. Pero T1 din, napansin din nila na nagpo-push sa taas naman yung Adroit. So, kinapitalize nila yung mga heroes na naiwan sa magkabilang side. So, namang problema ngayon si
Natsumi. Kasi, di ba, nabasag na yung bottom tower. And mas madali na makapunta sa jungle. Oh, ang sulit naman po ng Arena of Blood na yun. And Polason, napatay siya doon. And Adroit, taking some kills. 6-5 ang ating current score. Guys, antayin tayo yung Asian stacks. Nagkakas din daw JB aso nyo. Oo nga eh. Okay lang yan. Sa labas yun. Kaso sa labas, kaya hindi ko talaga. Okay lang yan. Pero, in the dream, si Natsumi na naman matatali. Pero, mag-out lang siya. Wala. May song sabi ng side. Up mo. Uy, yung camera. 1, 2, 3, go. Wala. Pero wait. Wala. Mag-out lang sila. Wala ka rin ng blood. Pero si ML. Pero wait, si ML is falling low. And that grip para dito kay Forev. They're not yet done. Matutulak pa nga sila dito ngayon. But Forev, meron siyang dissimulate to escape. Nandito siya ngayon sa may itaas pero maiipit lamang siya. The damage could be enough para mapatay dito itong si Forev. Nakapaglapag ng Remnant but still he'll be taken down. Uy, umakyat! Umakyat si Forev! Oh, nalagyan siya ng Aether. Pero tingin ko okay lang actually na namatay siya ng spear lang. Kasi balak na mag-reaper sight ni Mac eh. Inantay na eh. Kinasa niya na. Hindi lang nila nakita din yung hero. Mm-hmm. So, pwede na. As an offlaner, mas okay na yun kasi nakapatay kayo ng hero plus ikaw lang din yung naging casualty, hindi yung Ember. Pero yun, pagpasensya nyo ng mga sabah, yung aso kasi sa labas yun, hindi ko talaga makakontrol. Si JB kuwas yung mga sir nasa Laguna. Ayan, kasi nag-uwihan din iba namin casters. Ano, so kami lang yung mga naiwan dito. Ako, si Pilage po katabi ko dito, tapos sila Eugene, ganyan tsaka yung mga nakikita nyo lagi sa camera, kami yung mga naiwan. So para sa safety din ng mga nakararami, pinili namin na kung sino yung pwedeng makauwi na sila. Pero mukhang uuwi si Mac. Oy, mukhang hindi na makakauwi itong si Mac. Napaganda naman talaga yung pagpapatulog to delay. But still, the Static Storm is enough to hold down itong si Mac. At in your game, we'll take that kill. Napabalik pa nga itong si ML and they're not yet done. Kasi patay din siya dyan. Double kill for In Your Dream. And si Ember Spirit, slowly getting back on track dito sa ating game. Mas, diba? Yun nga yung sabi ko, diba? Mas magbilis yung timing na meron yung T1. Yung kill potential nila early on, hindi kaya sabayan ng Adroit. Kasi yung Magnus ang problem talaga eh. Sobrang tagal niyang mag-online. Kailangan pa niya yung blink dagger niya. And since lagi siya namamatay sa mga engagements, hanggang ngayon hindi pa rin siya ganun kalapit sa blink dagger. Pero oh no. Si Bok, mukhang magiging nalikabok na lang dyan sa may mid lane. Dahil apat po yun nandito. Napabalik pa nga siya sa kanyang arena at mukhang patay ka na din. And that kill will go to In Your Dream once again. Yeah. And 9-7 ang ating current score. Kaninang 7-6. Ngayon T1 is nearing that first 10 kills. As much as possible, kailangan ng Adroit na maging passive sa ngayon. Antayin nila yung timing ni Magnus. And yung PA. Yung PA kasi medyo mababa pa yung items. So, going for Desolator siya as expected. Pero magsasabay yun eh. Yun yung agandahan nun. Magsasabay yung Desolator tsaka yung Blink Dagger ni Magnus. Blink Dagger ni Magnus, Desolator ni PA. So, kung sakasakali, dun sila magkakaroon ng matinding power spike. For T1, capitalize nila kung ano yung meron sila ngayon. Kita natin, diba, nagsasama-sama sila. Naga Siren, medyo malapit sa kanila. So, kung gusto lumaban ni Adroit, pak, nandyan ulit yung Naga Siren. So, ganda ng play na ginagawa ng T1 and mukhang makukuha nila yung first 10 kills. Titingnan natin kung tutuloy. Kaso, ang nangyayari kasi ngayon sa Adroit, ang napapatay lang na napapatay sa kanila would be, ito nga, si Bok, si CML, tsaka si Mac. Kaya ang tatlo lang. Pero, nakaiwala yung dalawa eh. Yung dalawang winning condition talaga ng Adroit, which is itong si PA with the help of this Magnus Empower. So, tuloy-tuloy lang farming niya, tuloy-tuloy ang space. As long as di na siya shutdown ng isang PA, okay lang siguro tumagal. Yep. Kasi mamaya, sila naman makapag-punish. Yep. Sana lang hindi ganun kayaman si Naga once na mag-online si PA. Kasi kapag nagkaroon ng Butterfly or Heart of Taras si Naga, mahirap na. May katanong dito si John Brian Moslares. Mga idol, anong sites yung may flip coin para sa Dota 2 item? Punta lang po kayo sa pinaglalaroan ni Boss P. Ngayon lang din. It's dota2hunt.com. Use our referral code LuponWXC para magkaroon po kayo ng konting balance. Pero yon, magde-deposit kayo ng item dyan. Magpiflip kayo either red or blue or pwede rin kayo sumali sa mga jackpots. So, i-check nyo lang din yun para sa masasayang flipping. Kung wala kayong pang bet or ipang flip doon, bili po kayo ng items sa Let's Bet. It's facebook.com/betaballs. May fast, safe, and secure na selling and buying na Facebook page. So, punta lang po kayo dyan. Well-trusted po yan. Kung hindi po, kung magsascam mo sila, hindi po mangyayari yun. Kasi kung po, gwardyado yan ni Boss Alo. Pero, be safe lang din kasi may mga sites na nanggagaya
So, for safety, tandaan nyo po, facebook.com/betaboss. BETABOLS. Tagalog. Yun lang naman. Okay, okay. Pero, ngayon, nakabuka tayo si Bane. Ay, ito na yata first time kills, mga sir. Check nyo na yung inyong mga bet dun sa loot.bet. And, syempre, gamitin nyo ating bonus code na Lupon for you to double your winnings up to 100 euros. And sa mga nakabet po dyan, abang-abang na, mga Seb. At, meron pa kasi tayong live betting, pero ito si Forev, mapapatay pa rin yata. Okay, so the static storm setup is there. Mapapatay nila nga ito ngayon itong si Forev with that Heartstopper. But no, the dissimulate out is successful. At ito pa yung kanyang arena of blood. Book won't stop in your dream dito sa loob dahil si Paulson lang may iwan doon at mukhang si Book pa ngayon mapapatay dahil andito na si Miracle with that song. Pinatay niya na nga yan ngayon at si Book will have to escape together with Iwan. Napatulog na nga itong si Miracle. May dagger yung Magnus. Itong si CML, but there it is! The kill on to Joe Cam and Miracle mapapatay naman siya dito na itong si Bulmi. But there goes the lift and the grip for Joe Cam. Saan ka pupunta and max damage is enough to finish off itong si Joe Cam while itong si In Your Dream wanted to take down CML. The use is there pero tatakas lang with the Tremnant and while that is happening, Phantom Assassin is just farming, taking space onto the top at who knows ano ang kaya niyang ma-pull off mamaya. Think ko dapat nag-out na yung T1 doon, hindi na dapat din lumaban yung Naga Siren. Next pick ata niya na enough yung damage niya para atakihin or patayin si Mars, pero nung lumapit siya, di ba yung normal niya, hindi, halos wala siya nabawas eh. So ang nangyari lang, naipit lang siya sa gilagitnaan ng teamfight and actually, buti nga hindi pa nagamit yung Blink Dagger, ay yung RP ni Magnus. So, yun lang din yung kagandahan. Pero check na natin yung odds ng sa loot.bet ngayon ngayon lang. Papahong lumalamang ng bahagya ang Adroid still. So, kung gusto nyo mag-bet sa T1 at ina-expect nyo naman nanalo sila, mag-bet na kayo dyan kasi medyo mataas pa yung odds sa kanila ngayon. So, gamitin nyo lang din yung aming bonus code na Lupon, capital L-U-P-O-N. So, you can double your winnings up to 100 euro RP. Oh wait, ito na nga mukhang double winnings din for Adroit given yeah. Napatay nila yung mga cores from bottom to mid lane and pwede nga sila mag-roshan dito ngayon given that Disruptor is down, Void Spirit is down without a buyback, pwedeng-pwede yung Adroit dito ngayon at walang song eh, kaya malakas yung loob nila. Also, yun yung expect natin eh, diba? Timing ng Blink Dagger Magnus plus Desolator ni PA, sobrang hapdi niyan sa ngayon actually and walang sagot yung course ng T1. Sobrang bagal ng item ni Miracle sa totoo lang. Tingin ko, mas maganda sanang nag-farm siya na nag-farm ng tuloy-tuloy. Kasi hanggang ngayon, nag-iipon pa lang siya ng pambili ng mga items niya. Manta pa lang siya ngayon. Possible na heart diretso to or butterfly. Depende sa kung ano trip niya. Pero tingin ko kasi mas okay na heart. Uy, hindi nila tinuloy yung rush. Ayun naman, nakabad. Yung nga muna! Ayun lang yan! Burao eh. Ano naman tayo dito? Understandable kasi, naman. Kasi ikaw mismo as a caster, kung madidistract ka dun sa tunog na yun. Warp, warp, warp! Diba? Kayo nga nanonood, nadidistract, paano pa yun nagkakas na? Okay lang. Pero, ayan. Tumahimik naman, nakalintin din naman si Labo. Gawin natin ka na yan mamaya. Tropa. Dog casting, pero wait lang, andito na po si In Your Dream. Naku po, nangangarap ka na lang yata. But ay, the status storm is there, Bok! Nagpiti dyan just to take down itong si Ember Spirit. Kaso nga lang, mapapatay na itong si Bumi at maiiwan na lang si Mars dyan sa apat. Paalam muna, kaibigan. Mukhang, eto na nga, nagpapos siya ng ult just to save himself. But sumasabay na nga si Doggy dyan. And In Your Dream, will be taking Bok onto the bottom lane. Ano ba, Doggy? Kala ko si Emil ka! Ayan, ang cool lang din. Parang actually very questionable yung pag-TP ni Mac papunta dun sa tower kasi may glimpse pa rin talaga eh. May glimpse yung T1. So expected mo na agad na minus 1 kaya pag nag-TP ka dun sa harapan ng heroes ng T1. So pagka-TP niya dun, dalawa na lang natira sa side ng Adroid. Patay ka agad si Magnus, then sumunod din si Mars agad. So at least for Adroid, pwede sila lumaban kapag kabuhay ni Magnus. Magkaroon siya ng RP. Actually, meron na. And yun nga, diba? As long as kompleto yung skills nila, tingin ko enough naman. Kahit yung Arena of Blood, wala. Pwede pa rin, pero munti ka na doon. Si Void Spirit. Okay, pero ito ha, yung first 15 kills na alam ko, meron din sa loot.bet. Siyempre, ganun na tayo. Pero ba, kailangan natin makipag-interact habang multitasker ka. Ayan. Pero even pa rin naman yung game eh, di ba? Again, Magnus PA pa rin to, di ba? Maka-RP ka ng tatlo, ubus yan. May possibility na ganun. Pero 4-T1, as long as nakakuha sila ng pick-offs, hindi sila nag-engage ng 5-on-5,
Kasi mahirap talaga para sa side nila yung ganun eh. Pero as, kapag ka nagkaroon ng items, si Naga Siren, which is, ano yung susunod niya? Na, wala siyang naku-queue pa. Wala pa naku-queue eh. Pero yung farm na siya ng farm. Yun naman yung trabaho niya dito eh, di ba? Insurance policy for the late game. And kapag ka sobrang yaman na ni Miracle, ganyan ang lagi niyang ginagawa. Bubuhatin niya yung buong company niya. So titingnan natin kung ganun mangyayari. Pero Adroit pushing their advantage papunta dito sa TV Tower. Yep, and this could be good given na alam mo yun, mas lilit na yung breathing space ng T1 kung sakaalin yung mid yung mapunish nila dito ngayon. Pero I think they won't budge. They'll just take this tier 2 middle tower kasi meron naman silang siege creep, so susulitin nila yan. And I guess they'll be able to do it. Uy, namatay si Poloson. Yun lang. Hindi, courier. Pero, courier. Ayan, 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 alam mo na, predicted. Ay, hindi naman may RP! Ako mag-isip! Akala ko, ano yan tawag ito, streams na yun, hindi, joke yan. Pero yung RP hindi tumama sa Ember. So, one win in para sa T1, one win din para sa Adroit. So, tabla lang naman sila in some ways. Pero, T1 ngayon, pwede silang mag-smoke pagkabuhay na pagkabuhay ni, ni ato gito, Disruptor. So, salamat din sa mga nag-share kay David Briguez. Yeah. Maraming salamat. At sa lahat na nanonood. Diyan din namin kita yung viewers. Ano yung number? Shoutout po sa inyo lahat. 1.5k viewers tayo ngayon, Mau. Uy! Hello sa inyo. Hello sa inyo lahat, mga Seb. Isipin mo ah, meron tayong Arcana giveaway at 1,000 shares. Yep, 1.5k na tayong nanonood ngayon. Kung i-share natin lahat yan, magkakaroon na agad tayo ng pamigay. And make sure to share it on public para meron kayo share badge at legit kayo na makakasali doon sa ating giveaway. Paano kapag ka-aso yung ibang nanonood? Pagka? Aso. Aba, eh, syempre, bibigyan pedigree giveaway. Ayop yung aso. Necrophos going for Radiance. Ayun. Damage output din para sa kanila. And at least way din nila para pigilan sila meron. Pero tano, lumalaban na sila. Walang RP. Yung Android. No. TML. Agad dalawa. Wala nga siya magagawa dyan. Pero Boomy will be taken down as well. And T1 step, slightly stepping up in this game. Yes, pwede silang mag-Roshan. Wala ang isang Magnus. And wala din Rev Paul, no? Pa-cooldown pa lang. Tagal pa nito. 30 seconds. So, sakto pagkabuhay niya. Kung kaya nila tapos sa 30 seconds. Hindi ko pwede nilang ipigilan ng konti para umabot delay. Si Magnus. Oh, delay lang nila ng konti. Pero bagal pa rin kasi nito, di ba? Tingin ko nga. Pwede. No. Ayan, tatry nila lumapit. PA, kukulin niya yung item niya, which is BKB. Nice one. Titingnan natin. Uy, itatry nga talaga nila. Hindi ako sila aabot. May song kasi. Mabubuhay na itong si Magnus. Pwede nila itong i-delay para nga makapagbigay pa ng additional damage, but there it is. The Rain of Blood will be given. Papalag pa rin naman and this Roshan is falling. No! There it is! Nakuha pa nga! Lima! Yung Aegis! At naku po, napapabak na lamang yung T1 na Miracle. Nagtipis ako dahil pinapatulog niya lamang yung mga tropa from Adroit, but that is a great win para sa Adroit kasi great objective yung nakuha nila doon. Actually, questionable na hindi kaagad nag-song si Naga Siren. Tingin ko in-expect nila na kapag kakuha sa sila lalaban. Pero since nakuha ni Mac yung Aegis, sila po yung may advantage ngayon. Kompleto yung skills nila maliban sa Arena of Blood. Plus, meron silang Aegis Super Mortality. So, sobrang sulit nun para sa Adroit. And pwede silang kumuha ng Tier 3 Tower sa panahon. Oh, grabe naman yun. Napakaswerte naman ni Mac. Parang nag-glad lock siya sa Inskinita. Nakapulot ng 1,000. Parang gano'n. Diba? Grabe. Ayun, lalaban sila. Kompleto skill. Arena of Blood in 25 seconds. Pero good fortification just to push his Tier 3 top tower. The damage should be enough. Napakasakit na din naman dito nitong si PA. Ngayon, takapang tuloy nila ngayon. Parang bumalitid pa sa T1. Kasi sobrang late ng song eh, di ba? Actually, napindot na niya yun nung nakuha na si Mac. So, kailangan na mag-out after nun. Pero yun. Adroit, Glimpse, para kay Natsuki, may BKB. Magbibigyan ba si PA? He's got a BKB. Pwede pa siyang pumalag. Blinky na nga. At naku po, the damage could be enough to first down. Itong si Jokamba, the BKB, TP out lamang para dito sa isang PA. Nalaban sila. And I guess they'll just pull back. Kaso, in your dream, just going in. Naku po, the grip set up the lift. And makukuha pa nga yata yung grip na yun. Nightmare ang nakuha niya. But Box, nasa set up ang sila dito ngayon. Boomy might fall as well. Pero okay lang, may ult pa naman dito si Boomy. Pagka-respawn nila, pwede pa silang kumalag. Napasiksik pa yung man down from the side battle. Ang weird lang na, yun nga diba, nagstay pa yung mga kampi ng Adroit na nagtitipi na si PA. Kasi go na talaga yun eh. Alam na ng T1 yun.
na pagkawala ni PA, go time na sa kanila kasi kulang na yung damage output ng Android doon sa engagement na yun. Buti lang, at least hindi namatay si Necrophos or hindi siya nahuli kasi nasa kanya yung Aegis. So, next engagement, kompleto na yung skills nila. Plus, meron pa rin silang Aegis. Still, medyo matagal pa naman. Around 4 minutes pa. Pero habang wala pa, shoutout muna natin yung mga nanonood dyan ngayon. Ron Manuel, Ujimar, Balon, Randel, Ricamara, shoutout sa'yo. Kay Santos, John Paul, shoutout sa'yo, Seb. Sana manalo ka na sa giveaway namin kaya share mo na ating stream. Natag din, tinag din si ano dito, si Mac, si Louis si Mac. Si ano yun, si Mac yun? Oh, si Mac. Ay, okay. Shoutout sa'yo lahat. Yun na lang diretso. Shoutout sa'yo lahat. Ayun na lang, diba? At least, generalized, lahat sila na shoutout. BTS na po ito, BTS Pro Series Southeast Asia, which is yun nga, kino-over natin simula pa noong 10. And nandito yung TNC, Android, T1, GigFam, Reality Rift, and Team CR, pati yung dalawa, Fnatic, tsaka ano pa isa? Yun lang yata, Boom Esports. Ayan, Boom Esports. So, pero bang, sino ka ba na nalang sa, ano, sa ESL? Ay, ESL C. Sa ESL SEA, Fnatic, yung online league, o yung SEA Champions. Yung SEA Champions, Boom Esports na nanalo. Natalo yung GigFam in a best of 5. Actually, hanggang umabot pa rin hanggang game 5. Pero yun, namayani yung Boom Esports doon. Okay. Tapos ESL Los Angeles Online League EU NCIS naman ang nanalo is Virtus Pro. Best of 5 din yun, inabot ng game 5. Sa OG and VP nagharap. Ang ganda ng laban yun. Gusto nyo panoorin, punta kayo sa YouTube namin. YouTube.com/LuponWXC. And kung gusto nyo naman i-check out yung ating mga contents, youtube.com/TeamSherwin. Yan, di ba? Basic. And alam ko, merong lalabas dun soon na pakulo. Kalabasalo. Pakulo talaga kasi may niluluto kami. May niluluto kami sa Team Sherwin. Literal yan. Ano, cooking, nakita nyo naman na yata sa page ni Shawala. So, nagluto sila ni Basalo. Check nyo na lang yan kapag nag-upload na. Pero CML! Oy! Yung courier, napatay dito. Pero mahiligop siya ng remnant dyan. Yeah, mag-out sila. Pero yes. Kailangan lang naman i-delay ng T1 yung game hanggang sa hindi mawala na yung Aegis. Pero Naga Siren still top of the net worth. Pero yun, mahabol na siya ni. Ayan, going for heart na siya after. Oh, heart na siya. Ah, inunan niyo muna yung hit no? Ang bilis naman ito, Diyos ko. Aga na yung Disruptor. Disruptor? Mabilis na yan, actually. 28 minutes, ha? Walang GPM talent. Mabilis na. Tapos, pwede nila ipanggulat. Ito na, magsusmoke sila. Okay. Pang ano, di ba? Pang surprise. Would be good for the side of T1. Pero Android, hindi pa sila handa. Dito ngayon. Pero si PA, ano na bang item itong si PA? Deso BKB, tsaka, ayun lang, actually. Deso BKB, going for Basher. Problema niya kasi kapag naunahan sila ng Song plus Disruptor ult, yun ang problema. Mahuli dalawang core, ubus agad din. So, yun yung parang magiging bread and butter ngayon ng T1. Kailan po yung next na laban ng TNC? Bukas po actually. Tatlong series po tayo bukas for the BTS Pro Series. And I believe pang-apat ngayon yung TNC. Oh, naku po si Mac. Oh no, Mac. Mukhang mapapatay na lamang. He got bursted down. Actually, go tayo to. Wala si Mac. May Heart of Tarrasque si Naga Siren. And... hindi pa alam ng Android na mayroong Aghanims si Disruptor. Pero wait lang! Oh no, they wanted to go. Masyado na malalim dito. No, po, for the grip, the lockdown is there and forever be taken by Natsumi. Nag-rain of blood para sa wala. Itong si Bok, I think just to... para mataboy lang itong T1. Yeah. Pero... kita na rin naman niya ng Android yung Ags ni Colossal. Yun lang. No. Ano po effect kay Disruptor nung Aghanims? Kapag nasa loob kayo ng Disruptor ult, hindi kayo makagamit ng skill. Not unless magic immune sila. Ang ganda, ito na yun! The song, the setup could be here. Ito na nga, nabigay na dun sa dalawa. Anatomy, ang ganda, Orpi! The red pull is there! Anatomy will still be taken down by Polison for a double kill and in your dream will be taking itong si Bok at yun ngang si Bumi. Nag-iisa na labang napatay pa ng T1 dyan and Miracle will be securing that kill. That's a team wipe by T1. Ang ganda tignan din kasi sobrang bilis ng pangyayari na parang succession ng counter-initiation into counter-initiation into counter-initiation. So, nauna yung Magnus, diba? Then, nag-song, ginamitan ng ultimate ni Disruptor. Then, nag-RP agad si Bumi. Tapos, nag-skeyword diretso si Joka papunta ulit dun sa Disruptor ultimate. So, napaganda pa rin para sa T1 yung nangyari kasi nagsiksikan yung mga heroes ng Android. Pero lalaban ulit
yung Android dito. Wala na tong Revol. Gusto na lang pumalag ng Android ngayon. Miracle could be taken down any moment now. He's falling low. The damage could be enough. And Yaki, there goes Mac finishing him off. Kaso nga lang, si Boomy napatay na din dyan. He's got no buyback. 70 seconds pa. So, ang may himla eh. Pero, wala. Ang ganda na talaga ng item nitong si Disruptor. Sobrang sulit po ng Aghanims na yan. Kasi, na, hindi po makapagbigay si PA. Kapag ka nasa loob ng Disruptor ult, ng Static Storm, tapos naka-aganim si ano, Disruptor. Bawal kang gumamit ng skill. So, talagang hindi makapag-BKB si PA ko. Yun lang naman. Grabe, Naga. Yeah. Ano, no? Naga pero, Disruptor. Napatay naman nila eh, di ba? Napatay nila si Naga. Yun naman yung maganda nangyari doon. Buyback status, Magnus lang naman yung nag-buyback. Yep. De, kaya din hindi nakabasag yung T1, no? Kasi pushing capability lang nila would be itong si Naga. Yeah, oo. So, actually, pag wala, mahirap sila makakuha. Naging ano sila yung medyo na-excite dun sa engagement kasi napatay nila yung apat, di ba? Tapos umangat sila. Pero, with the Naga Siren going down, kailangan na mag-out. Kailangan niya makuha yung Butterfly. Pag nakuha niya yung Butterfly, pwede siyang form frontline kasi hindi na kaya ni PA makipaghampasan basta-basta. Pero going for, ano to? Basher? Quarter staff lang. Hindi, going for BKB. Hindi. Ano ba yun? Ah, Basher na. Nililito mo ako, tropa. Pero yun, tingin ko kasi Abyssal Blade talaga din. Or MKB. Kailangan niya magka-MKB din later on. Para hindi, para kahit mag-Butterfly na siya. Ano? Or Deso. Eh, ano, Divine. Bunta siya diretso, Divine. Pagka-Abyssal, kasi Divine. MKB, ano na lang eh. 75% na lang yung ano, chance na na True Strike. Pero Divine kasi, sure True Strike yan. Kaya, kung gusto niya mag-Divine, okay na. Capable naman yun. Kailangan niya mag-ingat lagi talaga dun sa Disruptor ult. So, ang main target ngayon, uy, naku po. Oy, wait lang, mauli dito ngayon itong si Bok. There's the lift, the damage. To burst down itong si Bok, hindi pa naman natin nakikita ngayon. Kasi, hindi pa handang mag-dishout na ng T1. They know na hindi magandang unang target ay itong si Bok. Mas okay sana kung si Natsumi, which is kanina pa nilang ginagawa. Pag namatay na si Natsumi, kulang na ang damage yung Adroid. Dumaamba lamang sila dito ngayon sa jungle area ng T1. And Obscure, there it is, the Stolen Skewer onto that Paiipet etong si tropa nating Marcy ML zoned out there by Ender Dream taken down. At ito na nga po ngayon yung remnant setup onto Natsumi na searing change pa by the BKB of this. Natsumi will be popless. The TP out na andyan lang naman. Nothing to cancel. Yari si Iba. Pero patay at si Mac dito ngayon. At ayun nga, kita mo tuloy-tuloy yung damage output ng T1. Hindi walang magawa si Mac doon. Alam ko mga sir, iba na yung Uggs ni ano, ni Necrofoss, hindi na yung sa Arno. Nasaan yung bow mouse ko? Alam ko sa ano niya, Ghost Shroud na. Ba't hindi na gana yung mouse ko? Yun. Eto, dito na, oh. Reduces Ghost Shroud cooldown na. Hindi na siya sa ulti. So, hindi na ganun kaganda yung Aghanims ng isang Necrofoss. Hindi na siya kagaya ng dati. So, hindi na ganun ka-effective yung Aghanims. Pero yung, 41, ganda ng move. Lalo na yung Ojokab. Finorse niya na mag-TP out si Mars. So, napilitan na mag-out unti-unti yung Android. Ngayon, problema, sobrang bilis humabol ng mga heroes ng T1. So, unti-unti, kailangan nilang umatras, pero hindi kasi ganun kadali. Diba? Habulin na, habulin ka ng mga heroes ng T1. And namatay nila si Mac. Plus, yung Aegis din doon. So, engagement. Yun kalma na lang kayo dyan, mga sir. Shoutout sa inyo lahat. Ay, no. Tatlo na talagang core item for Naga Siren. Hindi na nga nila mapatay kanina. Mm-mm. Nahihirapan na nga sila ng walang Heart of Taras. What more? Diba? Tsaka nabibilitan si, ano, si PA na gamitin kagad yung BKB niya pa-start pa lang yung engagement. Kasi kung maunahan ka ng song plus yung ulti ni Disruptor, yung Static Storm, hindi talaga kaya eh. Lalo may Big Dagger siya ngayon. So kahit medyo malayo yung positioning niya, as long as may song, madadelegado talaga sila. So kahit PA plus 1 lang lagi yung makita ni Miracle si song niya na, think ko enough na yun eh. Para pumalag yung Android. Naku. Eh, hindi natin alam ha kung ano bang gagawin dito ngayon ng Android. Pero Natsumi, sa kasi yung ano eh, siya yung tawag dito, yung winning condition ng Android. Kailangan niyang tumaba ng sobrang taba talaga at tapos magkaroon ng sana nga madaming core items para makasabay dito sa isang Naga Siren na meron ng tatlong item going for 4 dahil on the way na yung kanyang mas mahirap yung ano, pag nagkaroon na siya ng Butterfly kasi wala pa rin MKB si PA eh. So, pati yung illusion, mahihirapan silang patayin. And since si PA lang din yung kaya pumatay sa illusions later on. Ayun, ganda niya gagawin ni Miracle. Tambay na siya sa dalawang lane. Kunin lang niya yun. Habang nagpa-farm din ng ibang heroes ng T1. And mapataas pa nila advantage na meron sila ngayon. Which is 17,000. Eh, actually, 18 na. Ayun na.
Pero we can see PEA nakakuyop na sa kanya yung Abyssal Blade tsaka nga yung Divine. Kaso pag nag-Abyssal pa siya, medyo matatagal lang yung Divine, which is kailangan na. Tingin ko Divine na talaga yung sagot dito, hindi na pwedeng MKB lang. Pero yun, diba, bahala naman siya dun, diba? Kung gusto niya ng much safer na ano route, puto siya sa MKB. Kaya lang, ano kasi yun parang halos same na siya ng presyo, pero mas, tawag dito, mas game mas winning yung Divine. Plus, we don't know. Meron naman din sila dito talagang pang, alam mo yun, pang sleep. Ito nga nga si Bane, pero may Raquel. Meron pa naman siyang Aegis. So, at gusto lang naman dito ngayon, dang Adroit, i-burnout yung Aegis na yan. So, I guess, ito na nga po ngayon, Mac, natitigan. Inuubos lang siya illusion, no? Grabe naman, pumapunit niya illusion, no? At ayun na nga yung Reno of Blood. Kaso nga lang, Forev, nakikipaglaro lamang si Bat, kasi Meraquel, there goes Jotam Skewer din. Nakaret na po ni Mac ang isang Rubik dyan. So, I guess, mapapapak muna yung T1 given na wala na nga si Rubik. Pero Aegis is still up. I think they're just fighting. Inatay lang. Ginagamit ang BTR. Reposition. Kasi andito naman sa Bok to help out as well. And there's the yung setup. Masisibat pa ba? Pero Mac, there's the Ghost Shroud si Bok. Na-reveal na nga. Kaso nga lang, wala masisibat dyan. And Forev falling low. Kaso nga lang, nakunat po natin itong si Mac. Taking tons of damage from those illusions, he'll be finished off by Meraquel right there. But Aegis PA is here. He wanted the finish off itong si Meraquel. Nakakanta pa nga, may Aegis pa yan. Dito na abot ba? Ice Ward. Oh, Popok is here. The Static Storm setup, nandito na din. Pero Meraquel is falling low. And there it is. The Dissimulate of the Forum will be locked as well. Double kill for Meraquel. Nakapag-refall. Pero Meraquel is still alive and kicking. Aegis untouched yet. Yeah, pero there goes Boomy. Finished him off. Mabibigay na nga po yung Aegis ngayon. Kaso medyo kukulangin na sila sa damage. Nakabuyback na nga itong si Mars at Boomy! Patay pa kay Meraquel for a triple kill. And PA had bought back Mars, well. Nandito na naman yung Arena of Blood. Itong si Paulson na ipet doon sa arena nitong si Mars. And yung dalawang espiritu mukhang magbaback na lamang. Dahil wala na dyan. Etong si Naga, but PA chasing down in your dream. The use of Foren! Sulit na sulit. Yeah, Blink is up. And there goes in your dream taken by Natsumi. T1, grabe. Yung clash nila dun sa baba, sobrang sulit. Ang dami nila nakuha. Yep. Napapilit pa sila ng buyback. Tatlong core ng Adorite na pa-buyback dun. Ang hirap eh. Ang ganda ng positioning lagi ni Jokam. Ina-assure niya. Kasi si Paulson, ina-assure niya lagi na hindi siya mauhuli agad. Antayin niya yung Disruptor ult. And then, natin niya yung BKB, di ba? Pagka pwesto ng mga heroes netong droid, sa kanya binato yung Kinetic Field plus Static Storm. So, ang hirap lumaban. Patay kagad nga yung PA pagka bitaw nung Static Storm at pagkalaban ni Naga Siren. And with the BKB, with the Aegis kasi, wala, hindi talaga nila kayang sabayan pa si Meraquel. So, unti-unti, at least, nakabawi yung Adroid. Pero, tatlong buybacks kasi nakommit nila. So, next engagement, mapatayin lang ng T1 isang core ng Adroid. Mas madali na para sa kanila yung next engagement. Chill lang kayo dyan, mga sir. Huwag nga kayo mag-aaway. Nagkakamali din tayo lahat. Kaya nga tayo nanonood para matuto. Chill lang tayo dyan. Tsaka ito pa, si Natsumi, parang ano na din siya, parang nagising na din siya na kung wala naman yung Static Storm tsaka yung sleep na yun, kaya niyang pumalag. Diba? Kaya niyang matake down. Tinry niya hanapin si Paulson matago lang si Paulson. May dagger na kasi, so ang hirap nang hanapin talaga. Pwedeng magtago lang siya ng sobrang layo, saka lang siya lalapit pag may song na. Tsaka ganyan nyo to si Lee Joseph, nag-share siya ng stream. Sa mga wala pa pong shader badge, share nyo na dyan sa inyong mga timeline na dapat po yung nakapublic para magka-shader badge din kayo. Okay? Moral of the story lang, mga tao, mga tropa sa chat. Huwag kayong mga away ng pro. Kasi yun lang naman yung naging punot dulo nitong pag-aaway nila sa chat. Ayan, chill lang kayo dyan. Kumbaga, as a pro player, yun lang isipin nyo. Bilang pro player, alam naman nila yung ginagawa nila. So, huwag nyo nang away ng mga pro player, huwag nyo sila nang sisihin. And dadating din sa point na ma-justify din naman natin kung ano yung mga nangyayari. Kaya nandito rin naman kami ni JB para i-assist kayo sa kung ano man yung tingin naming ginagawa ng mga pro players. Dahil tsaka ano yun eh, kumbaga binibigay lang din namin yung insights namin, yung opinion namin, kung bakit. Minsan kasi natatanong natin, ba't kaya ganito yung binild nila? Pwede naman ganito, pwede naman ganyan, diba?
So, sama-sama tayo magbigay dito ng opinion. Hindi naman natin sinasabi na mali, mali yung opinion nyo. Kami yung caster, mali kayo. Diba? Hindi naman ganun. Nandito na tayo para magtulungan, pero ngayon yung Android kailangan nila magtulungan para manalo dito sa laban na to, given kung dagundo ng game, nag-away-away tayo. So, again, for Android, think of Divine Reaper talaga. And, syempre, both sa Divine Reaper, kasi Divine Reaper, usually yun na talaga yun eh, game-winning item. Pero kung ako yung Adroid, kailangan nila ma-assure na meron silang vision control sa kung saan man makikipaglaban yung T1. Kasi very important na mahuli nila unang-una yung dalawang support ng T1. Kung mapatay nila agad si Polozon, yung Disruptor, sobrang dali na para sa Adroid na lumaban eh. Kahit sino pa puntahan ni Natsumi, hindi siya ganun katakot lumaban. So as much as possible, mahuli nyo muna lagi si Polozon, yung Disruptor. Then after that, pwede nyo nang piliin kung sino man gusto nyo atakihin. Pero si Mirahel talaga yung pinaka-beast, kumbaga, ng tier T1 na hindi pa kaya tibagin ng Android. Pero, one step at a time, di ba? Kailangan nilang unahin muna yung tinek na meron yung T1. Pero, ito na, pumasok sila. Oh, no. Wait lang, andito na nga po ngayon. Alam naman natin natatakasan lamang ng mga espiritu, yung Arena Blood. Nakarit na nga itong si Forev, good kill. Right there, kaso nga lang BKBs nila are out. Pwede itong gamitin ng T1 na, alam mo yun, information. Kasi, oh, wala na mga BKB. Pwede na tayong mag-awit song plus that static storm. Wala na silang kawala dyan. Again, vision control coming from Android. Diba, nakita agad nila dun. Si Void Spirit, nawala rin kakampi. So, nakapitalize kagad nila yun. Nakapatay sila ng hero na hindi man lang nakapag-follow up yung team. So, unti-unti lang na ganun, makakuha sila ng added items. Kumbaga, hindi na ganun kasulit yung BKB sa totoo lang para sa Android. Pwede na lang, kailangan nila magpakunat. Kaya nakikita natin na si ito Necrophos going for Shiva's Guard na rin siya dito para ma-counter out niya at least yung binabatong damage ng demon. Kanina napunta yung ano, yung Spell Prism. Spell Prism? Sobrang importante na yun. Sa Adroid. Timeless Relic yata yun eh. Ah, ito. Kay Necrophos. Ah, no, kay Necrophos. Timeless Relic kay Magnus para sa longer duration ng arc. Pero legal kay Bane yun eh. Medyo OP kay Bane yun. Kaya lang, isa lang kasi matatarget niya. Oh, di ba leveler? Ang ganda niyan. Leveler. Di ba? Kasi speed. Mas makaka-push siya eh. Oo. Mas makaka-push siya dyan. Grabe in combination pa siya with Blink Strike and Divine. Tingin ko, nakakatakot. Pero, kung mababato niya, di ba? Kasi, ang hirap eh. Song of the Siren, tsaka, ano, Static Storm talaga lagi yung magiging combo ng T1. And as long as nakikita nila hindi naka-BKB si PA, pwede nilang kunahan kagad. Pero Spell Prism din para sa T1. Sino mawawag na pwede, ito? Pwede nilang bigay ito kay Disruptor or kay Rubik eh. Para mas mabilis lang si Rubik dito. Nao, si Rubik, nao okay sa akin Rubik. Bato ng bato yan. Si Rubik. Hindi, meron siyang telescope eh. Wala, kaya na yan. Kay Disruptor, no? Ito kay Ember. So Remnant niya, no? Forever. Okay, yung bilis ng cooldown ng Remnant niya ngayon. Problema yan for Adroid. Kumaga, ang kulit na nga ng normal na Ember Spirit, binigyan pa ng Spell Prism. Nako po. Actually, yun nga, diba, may nag-uusap dito na parang feeling daw nila mag-chop to T1. Magka-divine si PA, isang magandang teamfight, pwede itong baliktad. Ganun na yun, kabilis. Kasi, mahirap talaga lumaban sa isang Divine Rapier. Gaya nung nangyari sa VP vs. OG, diba? Lalo na PA yan. Mag-critical ng mga 3K, 4K yan, mamaya-maya. Pero, we'll see. Ganda kasi nagagawa ng T1 talaga, malinis yung playstyle nagagawa nila ngayon. Oops. Pero ang ganda ng ano natin yun eh. Ang ganda ng meta natin yun. Kumbaga dati, yung Divine, takot na takot silang ibigay. Takot silang gamitin. Ngayon, nagiging ano na siya, nagiging mainstream na for our team fights. Sobrang ano na, sobrang dalas na ng Divine kada game. Diba? Saan na mapansin? Usually dati naka-divine ako sa game ko eh. Diba? Achievement na yun. Ako nga sa pubs usually, parang siguro mga ano lang, mga below 10 pa yung times na nag-divine Rapier o sa pubs. Ganun pa yun. Pero wait lang, sa mid lane. Oh no, there's a big team fight. Ang ganda nagagawa ng Adroid dito ah. Hindi halata na nag-roshan sila. Ayan ah. Oh, nako, papalagan ba ni Talc nila dito ngayon itong si Bok, but there goes Forev escaping. Static Storm will be given. Alam na ito ngayon ng Adroid. So, wala na ng Static Storm. Pwedeng lumaban itong si P, but the Aegis will be collected. Kaya yung T1, medyo mag-bail out muna sila knowing that PA pwede pa rin, lumaban. Is great advantage. Pero PA is here. He is going to surprise yung mga heroes ng T1, pero wala siya nahuli. The BKB will be wasted. And there goes Forev going in. Gusto niya pag-tripan itong si Mac. Nakalit pa nga siya. Dito ngayon itong Ember Spirit. There it is. The Yule setup. Kaso nga lang, Mac. At bibigyan din naman dito ngayon that the Static Storm is gone and Forev will be gone as well. Nako,
Peblinkin pa nga dito ngayon itong si Natsumi, but the Ghost Scepter of Marubik will save himself. Pero papalabarin naman sila dito ngayon. Ako po, Awit Song will be popped by Miracle. Natsumi is here. Oh no, everything's all messed up for these two teams. Pero Natsumi will be trying this Miracle. Kasi nga lang, dito din naman yung mga patang skill na binibigay ng T1. Aegis will be collected here. Pero mapapatay na din naman. Pero masyado maagal dito ngayon yung Aegis. May cheese pa yan, ha? Wala na yata siyang kasama dyan. We have to fall back. Pero may tatali pa siya dito nitong si Ember Spirit and T1. Eh, mukhang papalag pa rin naman. Forehead, kumukulit lamang dyan. Oh, Abyssal! Ang gandang nightmare! Ayun pa nga, the Glimmer save. Pero Natsumi will be taking Forehead. Actually, ganito yun eh. Ayun yung nightmare. Kay Rubik? Kay Rubik ba? Rubik. Mukhang kanya yung nightmare, sorry. Hindi ko napansin agad-agad. Pero tingin ko kay Rubik yung nightmare. Kasi nag-nightmare eh. Na-save, no? Eh, sobrang awkward nun kung kay Bane galing. Pero na-save niya yung Reaper side. So, nagulat lang, sigong ganda ng nightmare. Teka lang, company niya yun ha, sabi ko. Pero may Rubik nga pala sa kabilang side. Pero, yan, may RP din. Tapos, nakanakaw pa siya ng Rev Pull. Ako nga, eh, yun nga eh. Medyo scary. Pero yan. Main problem ng Adroid doon, yung pagpasok ng P18 ko, hindi kagad siya nakahuli ng heroes. Ang ganda ng vision eh. Nakikita mo yung vision control ng T1 doon sa area na piglaban nila. Naka-triangle yung, ano nila, yung wards nila. So, mas alam nila kung saan ang gagaling yung mga heroes ng Adroid. Mas nakaka-position yung dalawang support and nakaka-capitalize nila agad yung positioning. So, nabibait lang nila si Natsumi na paulit-ulit, di ba? Hindi sila nakakapatay agad. Plus, nakokontrol pa nila yung heroes ng Natsumi. Sayang yung BKB eh. Nagamit niya yung BKB, so nag-out lang din siya agad-agad. Yun nga eh. Pero ano yun ah, umaga win pa rin sa T1 kasi nakuha nilang Aegis ng ganun kaaga. Kakakuha lang ni PA nun eh. So, maghihintay na naman ng matagal dito yung Adroid for the Roshan para ma-drop niya ulit yung another Aegis. Pero Adroid, okay pa din sa kanila kasi at least na-push back nila yung T1. Yeah. Pero diba? Divine tingo, bago na talaga ng Divine Rapier. Etong si Phantom Assassin, may cheese pa rin naman siya. So, tingin ko okay pa rin naman yan. Capable pa rin siya na lumaban ng maayos. Pero Divine Rapier, malapit-lapit na para sa kanya. Mahirap kasi yun eh. Parang next na engagement, mamimili ka kung magsisave ka ng buyback or bibilihin mo na yung Divine Rapier. So, pwede na lang antayin pa na mag-farm siya ng pang-buyback din plus Divine. Pero kasi ganun na rin yun eh. Di ba? Pag nalaglag yung Divine Rapier mo, parang considered as a loss na rin yan. Considered as a loss. Pero Mau! Shoutout muna natin dito yung 2K viewers natin. Ay, for this afternoon watching the BTS Pro Series live here on Kuya Nick. So watch out. MKB na lang muna daw yung PA bago yung ano. Tingin ko okay lang kung Divine na rin. Divine na eh. Very similar na kasi yung ano nun, yung napoprovide. Yung MKB kasi parang pinahinang ano lang siya, Divine na hindi nalalaglag. Kasi 75% na lang yung tag dito, yung chance na mag-true strike ka compared sa Divine na true strike na talaga siya kada hampas mo. So, mas okay na siya ngayon compared dati. And since may butterfly naman si PA, ay si Naga, justified naman din yung Divine Rapier. Tsaka maganda pa kasi nagpo-proc yung tawag dito, yung critical dito nga sa dagger. Ano ba talent niya? Yung multi-dagger. Ayan. At ikaw, big race ginamit. Nasibat, hindi yata makakatakas ito ngayon. Ang karik! The lockdown is here! So, anong mahuli sila sa Static Storm, but there it is, the BKB of Natsumi. Wala out. We'll just run out. Nakapag-BKB sa akin si Natsumi doon. Ang ganda play. Patay si Ember, ha? Diba, yun yung inaantay natin eh, diba? Very strong sa isang PA, yung Divine Rapier. And kaya niya talaga pumitas ng hero, kahit gaano pa yan kakunat. Grabe naman dito. Yeah. Yun lang, huwag malaglag yung Divine. Hindi, mahirap malaglag yung tingin ko. Kasi mas ano na siya eh, mas cautious na rin siya. Also, hindi na kaya ng T1 yung ginagawa nila kanina na ibibait mo na unti-unti. Diba? Kasi isang balon ng PA, kaya niya na pumatay agad. Isang mabilisan, 3 hits, 4 hits, patay ka agad hero. Compare kanina na naka 10 nga, hits pa siya. Disruptor nga, pwedeng 1 hit lang ito Kanina diba, pinapasok niya yung Rubik, yung Disruptor. Hindi pa niya napapatay agad. Pero ngayon, kahit dagger, pwede pumatay na eh. So, mas delikado na ngayon ng T1 compared nung kanina. And lalo sa position na may cheese pa. Yun nga eh, diba? Isa pagkakamali lang, actually, ng Disruptor. Pwede isang one wrong mistake lang, no? Diba? Naku po! Ang ganda na mga nangyayari. Nakaka-excite ng Dota ngayon, no? Puro Divine Rapier na labanan. Pero ito, tandaan nyo, game 1 pa lang to. Yun nga eh. Game 1 pa lang to. Game 1 pa lang tayo. Hoy, wait. Kita mo, wala na magawa dito ngayon. Ay, walang buyback yan, ha?
Nako po. Magkaka-buyback pa siya. Pa-check na ako. Buyback slot. Wala pa siya. 3 minutes. Wala pa. 3 minutes. Pero enough money niya, no? Enough yung gold niya. Yup, enough. Gold kasi o 2K pera niya. Lincoln, yung bibili ng Void Spirit dito. Pero ano yung talent niya? Sorry. Tingnan natin. Okay. Stunts for 3 seconds. Okay. Yun yan, sure. Yung stun. 3 seconds stun niya. So. Ayan, ganda balik na ulit yung swing. Para to avoid the abyssal. Na. Diba? Pero, so, wala eh. May dagger kasi dito si PA. Bing. Walang item si Bane, pero still very effective pa rin siya sa mga teamfights. Magnus with a Shadow Blade, Necrophos, Shiva Heart and Heart. Eh, mauna na rin nung, you know. Si Book, ano lang item ni Book pala? Sorry. Si Book, BKB and Pipe lang naman. Going for a Lotus Orb. BA, nagwawalang Divine, and going for Satanic. Si Void Spirit, ayan. Actually, bumagal yung item niya, yung Void Spirit eh. Kasi siya lagi yung nagiging frontline hero. Nag-Siren, and item lock na siya. Going for, possible na lang to. Tag dito, Moonshard. Then, saka siya mag-Aghanims. Pero, hindi naman ganun ka-crucial yung Aghanims. Ember Spirit, Aghanims going for Shiva's Guard. Pero, kailangan niya mag-save ng pambayback. Disruptor, Aghanims, Lambling Dagger. Going for a Refresher Orb. Sarap. Rubik. Yaman din yung Rubik, oh. Ayan, gusto ko yung Shadow Blade. Kasi, habang tumatagal, lumilit na yung ano eh. Kumukunti na yung slots ng mga heroes, di ba? So, invisibility is the key kapag late game na din. As long, vision, actually, vision, di ba? So, kapag nakatago ka with the Shadow Blade, mas mahirap manghuli ng mahuli. Pero, wait lang ha. Yung Adric dito ngayon, talagang sinasunot na nila yung T1 and they're aiming for the Sachan. Ags daw sa PA. Ang alam ko, kapag nakakapatay siya ng hero, mag-reset yung skills niya. Tapos, ano, pwede siyang gumamit ng blur sa harapan sa kalaban. Hindi siya agad lalabas. As far as I know. Basta nag-reset yung skill kada nakakapatay ng hero. Ay, ayos. Saka yung blur. Pero, pag si Miracle napatay dito, it is over. Kasi walang pang push yung T1. Kung si Naga mamatay. Wala talaga silang pang push. Atayan sa Aegis to. Ayun na. Actually, mabilis yata. 2 minutes? Hindi ko kita. Tutok, matutok. 1 minute and 30 seconds. Tinignan ko lang dun sa in-game PC natin. Kasi di kita. Pero problema, mga best! Problema kahit mag-blade mail ang ano dito eh. Ang T1 hindi ganun kadali. Kasi may lifestyle din si PA eh. Di ba? So, okay. Kaya pa rin niya sa loob. Pero, boomy! Uy, naku po, papalag na dito ngayon ng T1 na boomy's falling low. He could be taken down any moment now. And Miracle will be finishing him off. Naku po, so, si Mac din. Si Mac, makikita na din dito ngayon. Adric is in disarray. Pwede silang pumalag. Kaso Natsumi, just taking down Jokam. Double kill pa. Kasi kung si Poison, pati na din. Wala na nga sila ditong pag-Zarek. Storm and Miracle will just have to fall back. Kasi ML mapapatay naman dito. Itong Senior Dream in Exchange. Kaso, there it is. The Arena of Blood. Nababalaw na. Pati cameraman natin and Bok. He's falling low. Pero the GKD will be papatay. Oy, Miracle! Bowen and Miracle will be deleted by Mac right there. Hindi pa papay itong si Bok. Si Korev. Nakakabak dyan dahil na-remnant niya nga si Natsumi pero napatulog na lamang etong si Poloson. Kaka-buyback mo lang, patay ka na naman. Two supports down for the side of T1 at napabuyback din si Naga. Yeah. Pati, sino yung buyback sa ano? Sa Radiant? Si Naga lang pala yung nag-buyback. Hindi, actually si Disruptor din nag-buyback tsaka si Bane. Ayan, si Bane yung nag-buyback. And kita mo yun, di ba? Sobrang bilis na matay ng Naga Siren. Item lock na Naga Siren to pero 3 hits lang. Nung PA. Ganun kahapde yung kaya i-provide niya with the Empower and yung Divine Rapier. So, gusto show na kaya-kaya pa sumabay ng Adroid. And yung 17k, 20k na lamang ng T1 kanina, 5k na lang. Ganun kabilis yung pagbaliktad ng game. And Natsumi, binubuhat niya na yung kampi niya rito. Malapit na. Actually, buhay na si Roshan. No, buhay delegado pa. Aegis, Cheese, and Aghanims. Depende sa kung ano yung laman, kung Refresher man yan. Actually, kahit Refresher, nakakatakot eh. Kasi kung Refresher man to, pwedeng mapunta kay Necrophos for additional Reaper Sight. Ayan, Refresher and Aghanims. No, upo, pangapa na pala to. Oh, no. Aghanims, pwede nalabigay kay Bane. Tingin ko. Ayan nalabigay. Kay Necrophos na yata. Ayan, kay Necrophos. So, shorter cooldown ng Ghost Shroud. Ayan, 8 seconds. Halos 3 seconds lang yung downtime na hindi siya, ano, hindi siya naka-Ghost Shroud. Hello. Ang hirap nito, Seb, para sa ano, para sa T1. Yeah. Level 30 na din para sa PA. Little did we know. Actually, pwede siya bumata ng dagger lang muna, hindi siya muna lumaban eh. Papatay ng hero to eh.
Naku po. Isa pa lang level 30 daw. Check nga natin yung tabset. Grabe. Gagawa mo utusan na. Ayan. Pa 30 na rin si Necrophos. Necrophos with his talents. Yung magic resistance, goods, health, heal, death pulse, goods din. Pwede naman. Ember, chains, flight of his charges, yung siren chain duration, nagdagdag, plus yung hero damage. Pwede din. So, pwede na. Pero pinaka-okay yung IPA. Gagawin na lang silang papel dito ng ano yun. Oo, naga nga. Sinaglit lang yung putik. Hindi naman hero yun. Blink lang, no? Nakuha pa ni Mok yung gale. Oo. Wala na. Kita mo yung tore! Tamamahal lang pwede na lang yung tore mga divine, sa totoo lang. Tingin ko, capable pa siya. Natanggal niya yung deso. Pagka-blink, may additional yun, siyempre. May leveler din kasi siya eh. So, dire-diret pa lang. Alam mo yun, parang sinasayawan na yung T1 dahan-dahan. Mm. Alam mo yung may dalang, ano, may dalang abaong, tapos sumasayaw. Parang nakikita nila yun unti-unti eh, pag nakita nila si PA. Diba? Okay, tama yan, no? Kailulong, umiyak. Ah, hindi nga yung mabigyan-bigyan, pero teka lang. Ay, ganda. Ginamit yung glyph para hindi mamatay yung creeps. Oh. Wow. Okay, there it is. Malilif, pero not to me. Papalag siya dito ngayon. Ang gandang pagkakasi bat by book. Pero kita mo, sila pa yung unang nakabasag ng racks ngayon. Yun nga. Sila pa unang nakaracks at napakatapang dito ngayon itong PA. How ironic kasi siya yung may divine shop ay yung nagmamatapang at yung T1. Talagang, alam mo yun? Yeah, may wala nang sino sila makalaban eh. Ako, ito, try nilang at least bawasan yung buhay na paunti-unti. Mac, medyo delikado ha. Pero may cheese naman siya still. Lang man daw ha. Pero wala yung Mac. Sana lang po frontline dito ngayon. Look at that. PA additional enough damage to take down that tier 3. Oh, there it is. The Lotus Orb. So, ang ginagawa na lang ni Natsubi dito. Wala na siyang paki. Tori-tori na lang. Hinatay rin at least na mag-out ng paunti-unti yung Adroid. Saan lang mag-eclipse ng isang hero. Or kung kaya nilang patayin pa yung Aegis. Kasi ang hirap yung lumaban eh. Kapag lumaban sila ngayon, wala pa namang refresher din si Disruptor. Oh no! Nag-blink kasi wala! Pakati pa nga yata na. Oh, the Red Ball is there! And the Ember Spirit could be taken down any moment now. And PA, pop the BKB! Snanic is up! And ako po! Pinalago na lang talaga! Nag-gulo yung double kill! Ay, GG. Para kayo not to miss triple kill pa! At itong si Ember Spirit mukhang sasama na. Makapag-blink out now. Pero there it is. Ultra kill! Or not to miss multiple buybacks will be committed by T1. They're not yet done in the GG. Will be called. Wala na. Sinayawan na ng tuluyan. Actually, inline natin buong game eh. Diba? Divine Rapier lang eh. Nung nagka-divine si Natsumi, mas madali na para sa Android yung game. Kasi kahit gano'ng ka pa kadulas, makita ka lang sa glit ng Phantom Assassin. Wow, ma-stun sila ng bash. Ma-bash sila ng Stifling Dagger. Delikado na agad yung mga heroes ng T1 eh. So, inantay lang talaga natin yun. Naga-siren. Kahit sobrang yaman pa niya, hindi enough kung ano man yung meron siya. Kasi si Naga, hindi naman siya yung hero na malakas kapag naka-divine eh, di ba? Hindi siya yung ganun hero. Kasi dependent din siya sa mga illusions niya. So, Naga Siren, hindi niya nakinaya si Natsumi pagdating ng late game. And kahit walang RP, kahit walang control, pasok lang na pasok si Natsumi pagdating ng late game. And, yun, nakuha nila yung game number one. Pero that being said, we'll proceed sa game number two. But before, we have a quick break. Shoutout muna natin ang ating mga minamahal na sponsors. Predator Steel Series, syempre Dota 2 Hunt. Use our referral code LuponXXE kung kayo man ay magbe-flip ng inyong mga items dyan. At kung kayo ay manalo, saan sila magbebenta niyan, Mau? Magbebenta sila syempre sa Let's Bet. It's facebook.com/betaballs and ilagay nyo dyan lahat ng pwede nyo ibenta. Pwede rin kayong bumili kung wala kayong mga items na pang bet or gusto nyo ng mga items na ilagay nyo sa mga heroes nyo. Pero syempre, pag nagbenta kayo, magkakaroon kayo ng salapi and pwede nyo rin siyang i-bet papunta sa loot.bet. Loot.bet po yung mismong website nila and you can use our bonus code which is Lupon, capital L-U-P-O-N, and you can double your winnings up to 100 euro. So kung sakaling mag-deposit kayo, lakihan nyo na po mga sir yung paggamit, yun yung i-deposit nyo sa gagamitin nyo yung code namin kasi one time big time lang po siya. So, syempre, kung may mga questions pa kayo, kung may mga hindi klaro sa kung ano may mga sinabi namin, you can message us on our Facebook page. It's facebook.com/QNICWXC at may mga tropa tayong sasagot doon sa mga questions nyo. Hey. And that being said, we'll be right back for the game number 2 of this series between Android and T1. Diyan lang kayo. Huwag kayong alis.